pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ang teoryang bulkanismo. Ayon kay Bailey Willis, isang siyentistang Amerikano, at ang kanyang Pacific Theory, ang Pilipinas ay nabubunso ng bulkanismo o pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Anya, may 200,000 taon na ang nakakalipas nang ang pagputok ng mga bulkan sa paligid ng Pacific Basin ay nagdulot sa paglitaw ng mga pulo sa Pacific Ocean. Ang patuloy na pagtambak ng volcanic material sa ilalim ng karagatan ang nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. Ang teorya ng tulay na lupa. Dati pinagdudugtong ng mga tulay na lupa ang mga pulo sa isa't isa at ang Pilipinas sa ilang karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Paliwanag ng mga siyentista sa pagkatunaw ng yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia, may 250,000 taon na nakalipas ay lumubog ang mababang bahagi ng daigdig, kabilang na ang mga tulay na lupa, dahilan upang mapahiwalay ang Pilipinas sa ibang bahagi ng Asya. Pagkaanod ng kontinente, Continental Drift Theory. Inilahad ito ni Alfred Wegener noong 1912. Sinasaad dito na noong 200,000 taong nakakalipas, iisa lamang ang kontinente sa mundo, ang Pangaea. Makalipas ang ilang daang taon, ito ay nahati sa dalawang kontinente, ang Laurasia sa hilaga at Gondwanaland sa timog. Mula sa kontinente ng Laurasia, nagmula ang Pilipinas. Nahati pa ang mga ito sa iba't ibang lupa na katulad ng sa kasalukuyan. Ang pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas ayon sa mito. Ang mitolohiyang Pilipino at ang kwentong bayan ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin, hinggil sa mga masalamangkang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino. Ito'y mga paniniwala na mula pa sa panahon bago dumating ang mga Espanyol at pinakilala ang Kristyanismo. Hanggang ngayon, ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan sa mitolohiyang Pilipino at mga pamahiin ay buhay pa rin sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Ayon sa matandang alamat noong unang panahon, ay walang lupa, kundi langit lamang at tubig. May isa raw na malaking ibon na walang madapuan. Naisipan ang ibon na paglabanin ang langit at dagat. Nagkaroon nga ng labanan. Malalaking alon ang isinaboy ng dagat sa langit. Ang langit na may naghulog ng malaking bato sa dagat. Sa mga batong ito, nagmula ang lupa at isa sa mga pulo ng lupang naturan ay ang Pilipinas. Ang pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas ayon sa relihiyon. Ayon sa Biblia, ang sistema ng paniniwala na ang lahat ng mga bagay at material sa kalawakan ay nilikha ng isang Diyos. Ang paglikha ay sa pamamagitan ng pamamaraang kahimahimala o supernatural, makajos o theistic, at maalamat o mythological. Ayon sa creationism, ang mundo ay ginawa di umano ng Diyos sa loob ng 6 na araw lamang. Kung may natutunan ka sa araling ito, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa mga AP lessons mo ngayong new normal. Ako si Sir Jun, and you're watching AP Stories.